hapon siya lahat magbibigay. So, ating babalikan yung sinabi ng ating psalmist sa 34:11 na mga awit, hali kayo makibig at tuturuan ko kayo na si Yahweh dapat natin siya ito at dapat natin higalang. Napagaganda, di ba? Napagaganda po ang kanyang sinabi, napagaganda gabay sa atin ang pagsunod at ang pagkain. So ngayon, paano natin apply pag tayo nakasakay sa LRT? So dito sa una sundensya, isa kasi sa mga commandments ay love the neighbor sisters. Kaya magibigan, tulungan niyo po ako na ang God parang hindi applicable dito sa pagsakay ng MRT. Kasi ang mabae dapat ay talagang upo sila at kami tayo malalaki ay tatayo. Kung halimbawa na maraming pasahero, kung wala naman, siyempre lahat naman ay makakaupo. So, ano kaya makibigan ang pinakamaganda? Ano kaya ang pinakamaganda? Kasi pag halimbawa nakaupo na sa hilera yung mga lalaki, tapos sa harap nila may nakatayong babae, hindi naman pwede sabihin ng babae na God na tayo ngayon. Equality na, no? So, kung anong kaya gawin ng lalaki, kaya hindi gawin ng babae. So, balit makibigan? Maaring sa akin parang hindi pa ako, ano, no? So, tulungan niyo po ako makibigan na okay lang ba na ang babae tatayo rin. So, depende po siguro sa sitwasyon, pero pang sa akin makibigan, mas maganda na ang lalaki talaga kung anong bawa na mas kwa na wala nang bacon, paupuin talaga yung babae. Kasi mas weaker vessel sila yun sa lalaki. So, ang malalaki, siyempre sana na tumayo yan. Pero sa bagay, pag tingnan natin sa mga gwardiya, di ba yung duty ng gwardiya ay 12 hours? 12 hours yung palagi sila nakatayo. So, kaya ng babaeng guard, kaya ng lalaki. Pero iba naman po kasi pag sa tayo ay sa LRT. Iba naman po kasi pag tayo nagsakay sa LRT. So, iba talaga. Pag sa LRT, iba. Pag halimbawa dito sa kung magibigan. So, siyempre may mga gwarda yan. Yan ang gwarda nakatayo. Babae nakatayo. So, balit dito sa LRT, iba talaga. Maluwag na po, maluwag. So, dito mga kaibigan, no? Isang station na lang. So, ito ay Itza Station. Itza Station. So, parang mag-rain. So, yan mga kaibigan. Oh, so, ito ang pinag-usapan po natin at tungkol sa pagsakay ng LRT. God ba ay dapat natin pairanin o kung ano pa man, no? So, please comment para malaman ko natin. So, dito mga kaibigan, no? Dahil pa minsan, no? Maraming inantok ng mga lalaki. Kasi maraming inantok na natutulog habang ang mga babae ay sa harap nilang nakatayo. So, parang hindi maganda tingnan, no? Dapat manatili ang culture natin na gentlemanship. Tama po ba ang word na ginamit ko, mga English teacher? Gentlemanship. So yan, makibigan. Gentlemanship.
Thank you.